Kung isa ka sa nag-ooperate ng incubator, maaaring nagninegosyo or pansariling gamit lamang, panoorin mo ang video ito at maaaring isa sa iyong mga na-experience ay magkaroon ng solusyon sa video kong ito. So ito guys, ako kasi silent reader po ako ng mga comments sa Facebook page o kung saan sa mga social media platforms. At napapansin ko na palaging mayroong nagtatanong bakit daw yung kanilang mga incubator, yung kanilang mga hatcher, nung una nilang salang ay maganda naman po yung pisaan. At nung mga huli na po ay hindi na po napipisa yung mga nilalagay nila, eh same lang naman yung proseso na kanilang ginagawa. So, ito yung pinaka main talaga na na-experience ko doon sa mga binibisitahan namin noon nung hindi pa tayo busy na nakikita natin na sobrang dumi po ng kanilang mga hatcher. So, yun po yung ini-encourage ko na after po talaga, every after harvest ay kailangan po talaga nating linisin ang ating mga hatcher. At yung ating setter naman po ay hindi po naiiwasan na mayroong mga lumang itlog, mga sirang itlog na nag-i-explode. Huwag po nating patagalin na nandun lang yung mga nag-explode, yung mga rotten eggs. Kasi po, napakalaki po ng epekto ng bakterya sa ating mga incubator. So, kailangan po kapag may nag-explode, may sirang mga itlog doon, ay kailangan po nating i-dispose yun kaagad dahil kaya po yun nasira dahil po sa bakterya. So, hindi po natin gusto na makontaminate ng bakterya yung ibang mga itlog na nakaset doon. Kaya kailangan po natin maglinis at mag-disinfect agad. Kailangan, after natin ma-harvest yung laman ng ating hatcher, ay agad-agad nating linisin dahil mas madali po maglinis kapag hindi pa dumikit yung mga balahibo at yung mga eggshells na nandun sa ating pinapisaan. So, halimbawa, yung ating incubator is 2-in-1. Yung setter ay nasa taas at yung hatcher ay nasa baba. So, every time na maglilinis po tayo ay nadidisturb po yung ating mga itlog yung sa setter natin. So, ibig sabihin, hindi po tuloy-tuloy yung temperature na ibibigay ng ating incubator doon sa ating setter. Kasi nga, pag open po yung ating incubator dahil nga lilinisin natin yung part ng ating hatcher ay lumalabas po yung init na dapat sana ay nakapreserve doon sa mga itlog natin sa setter. So, ina-advise ko talaga bilang operator ng hatchery, kailangan kung gusto po ninyo ng incubator ay magkaroon po kayo ng budget sa separate na setter at saka iba din po yung sa hatcher. Pero in case naman na batch production, ibig sabihin one load tapos hihintayin ninyo na mapisa yon saka na naman kayo mag-load, so okay lang po yung isang box lang yung setter at sa hatcher. Pero kung gusto po ninyo na continuous yung loading, so in-encourage ko kayo na magkaroon po ng separate na hatcher. So ngayon guys, isa sa ginagawa naming pag-iingat sa aming mga hatcher, kaya tumagal po itong ating hatcher na hindi nasisira palagi, ay after harvest ay nililinis po natin agad. So ngayon guys, kung nakikita ninyo, after nung isang batch ng harvest natin, ay sobrang dumi po talaga ng hatcher. Kaya hindi siya advisable na salang ka lang ng salang. So, kailangan natin linisin. So, ito guys, meron tayong nilalagay dito na flooring para hindi dumikit kasi nga kahoy kung ating hatcher. So, kailangan natin lagyan na flooring. Kahit ano lang guys, kahit carton or papel ay pwede natin gamitin. So, ayan guys, madali natin makukuha yung mga balahibo. Pagkatapos, i-fold natin siya and ilagay natin sa ating nakaready na basurahan. So, after that, kunin natin yung tubig.
So guys, nakikita ninyo, ito lang yung nilagay natin ng tubig para makasupport doon sa humidity ng ating hatcher. So, hindi naman yan siya mauubos guys, kasi yung itlog in nature ay meron na talaga siyang nandun sa loob na nagpo-produce siya ng humidity. So, ito guys, support lang para hindi mag-dry yung ating mga itlog. Nakita naman ninyo na nung nag-harvest tayo ay sa more than 200 plus ay ito lang yung hindi nakalabas. So, hindi ibig sabihin nun na may sira yung ating hatcher or ang ating incubator. Ibig sabihin po ay hindi talaga lahat ng nilalagay o natatransfer sa ating hatcher ay napipisa dahil marami po tayong kinoconsider na mga dahilan dyan. Maaaring medyo weak na din yung mga sinilya na nandun or depende yung mga factors nga na nakaka-apekto sa mga ini-incubate natin ng mga itlog. Marami mga environmental factors, mga hereditary factors, age na ating mga materyales. So, depende yun guys sa na banggit na mga dahilan. So ayun guys, simulan na natin kung paano yung tamang pag-iingat at paglilinis ng ating hatcher. So, meron ako dito tubig at nilagyan ko lang po siya ng powder. So, yung mga sabong panlaba po, kahit ano po na powder, so, pwede na po siya. Kung lagyan lang po natin ng kunting sabon and then gumagamit din po ako ng disinfectant. So, ngayon ay Sonrox itong ginamit natin. Pero, meron din po tayong iba't ibang uri ng disinfectant. Depende po kung ano yung available po sa atin. So, yan lang guys. And then, lilinisin na natin yung loob ng ating incubator. Pero, bago natin yan, gamitin to ay kailangan kunin muna natin yung mga balahibo na natira doon. Ibabrush muna natin para hindi dumikit-dikit yung ating sabon sa balahibo at magiging mukhang putik yung makukuha natin dumi sa loob. So, dahil sobrang sipag ng ating brush, guys, ito na yung mukha ng ating brush. So, ito brush natin. Direct mo lang natin dito sa ating basurahan. So guys, kapag naglilinis po tayo ay iwasan po natin na magalaw po yung ating thermostat controller. Kasi po, pag nagalaw po natin yan, ay maaari pong masira itong wafer na tinatawag. So kasi po, pag nagalaw nyo yan, so maaaring mag-iba po yung setting ng inyong incubator. Maaaring maging high temp or low temp kasi luluwag po yung tornilyo. So, kapag naglilinis po tayo ay iwasan po natin na matouch natin yung ating controller. So, ayan guys, yung ating controller. So, una-una po ninyong gagawin ay siguraduhin po na naka-turn off na po yung power ng inyong incubator at baka mamaya ay makuryente po tayo. So, ayan guys, maglilinis na tayo ng ating hatcher. So, umpisahan natin sa taas at sabi ko nga ay huwag po natin itotouch yung control. Pati po yung ating heater na bulb ay hindi na rin po natin itotouch. So, kung sila naman yung nakadikit yan na balahibo, kaya natin yan guys. So, ayan. Para hindi kayo pa ulit-ulit ay sa taas kayo magsimula. Kunin natin ito. And then,
So, after natin mapunasan ng tubig na may disinfectant at saka sabon, babandawan natin ng plain water. So, ayan guys, malinis na yung ating hatcher. So, dapat talaga after natin magamit ay lilinisan natin para hindi po siya pamahaya ng bakterya. At isa pa sa ginagawa natin guys ay nilalagyan po natin ng disinfectant yung ating hatcher para po hindi po magkaroon ng incubation ng bakterya sa loob. Kasi sisiw po yung ating ini-incubate, hindi po dapat bakterya. So, dapat kung operator po kayo ng incubator ay masipag po kayo at isa sa isip talaga ang kalinisan at tamang pag-iingat sa incubator para magtagal po siya at hindi po madaling masira. At kitang-kita nyo naman po yung ating incubator na medyo matagal na at nakikita ninyo na meron na talagang ebidensya na gamit na gamit na po talaga siya. Pero yung function po, hindi po napituhan ng kanyang katandaan or katagalan. So, after natin malinis guys, ay maglalagay tayo ng ayun, antibacteria rin, surface cleaner. And isa rin ito sa dahilan kung bakit hindi po napapamahayan ng germs yung ating incubator. So, ayan, ready na ulit gamitin para sa susunod na batch. So, ayan na nga guys, sana ay may natutunan na naman kayo sa video na na-share natin sa ating channel. And kailangan po namin ang suporta ninyo. Please help us grow our channel by subscribing. At kung nag-subscribe po kayo, paki-click na rin po ng notification bell at select nyo na rin po yung all para ma-notify kayo agad sakaling may mga bago tayong videos na ina-upload. So, yan lang guys. Thank you and see you again sana sa ating mga susunod pa mga videos.